Okay. Pag-usapan natin tong si Bongbong Marcos. Okay, si Bongbong Marcos ay nagpala ng COC, Certificate of Candidacy sa Sofitel para sa darating na May 2022 election. Okay? So, marami natuwa dito, lalo na yung mga BBM supporters. Maski ako, natuwa din ako kasi noong 2016, gustong-gusto ko din talaga itong tumakbo ng pagka-presidente. Kaso, yun nga, sikat na sikat talaga si President Duterte nung panahon na yun. Kaya nag-vice president lang to si Bongbong Marcos, tapos dinaya pa ni Lenny Robredo. Okay? So, sana wala na ulit dayaan. Imagine nyo guys, so, nung araw ng election, natulog lang yung mga tao, pagising nila, lamang na si Lenny Robredo. Yung Lenny Robredo na hindi naman pinagkakaguluhan kapag nag-iikot. Siya pa yung nagpapapicture. Siya pa yung nagsasabi na magpapicture sila ng mga tao sa paligid. Ito si Bongbong talaga pinagkakaguluhan to sa kahit saan to magpunta. Okay? Sabi nga nila, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Okay? So kung may kasalanan man yung amang niyang si Ferdinand Marcos noong panahon ng martial law, at hindi naman talaga napatunayan kung siya ba talaga yung nagpapatay kay Ninoy, ganyan. So, sabi nga ni Bongbong Marcos, hindi niya masasagot o hindi niya mabibigay yung ninakaw kung wala naman talaga sa kanya. So, maganda laban to guys. Bongbong Marcos, malamang talaga lalampasuin niya si Pacquiao, si Isko, tapos sino man yung tatakbo niya, si Ping Lacson. Si Ping Lacson, takbo ng takbo. No, kahit anong election eh. Sukay na to ng presidential election eh. Kaya naman si Pacquiao, mabulungan lang, gagawin niya agad. Ito naman si Isko. Pero yung mga tao sa Manila, nakapila sa baha. Tapos may gana pa siyang tumakbong pagka-presidente. Dapat ayusin niyo muna yung Manila. Pero ito si Bongbong Marcos. Subok na to guys. Nag-gobernador, nag-congressman, nag-senador. Ang dami nagawang batas. Di ba? Sa alam niya yung plano ng plano ni Ferdinand Marcos eh. At wala silang iringan ng Duterte party, Duterte family. So maganda sana ng tandem diyan, Bongbong Marcos tapos yung running mate niya si Sara Duterte o kaya si PRRD. Okay, abangan na lang natin guys yung mga susunod na mangyayari. Okay guys.